Hello guys! Welcome back to Rose's Kitchen ATBP channel. Today magluluto tayo ng sinigang na pork rib with shrimp. Napakasimpleng recipe na napakasarap. So sige na, simulan na natin. Ito ang ating mga ingredients. Pork rib na hiniwa ko lang siya into half. Tapos hinugasan ko ng mabuti. Mas masarap sa sabaw pag merong buto-buto. And garlic, hiniwa ko lang siya ng maliliit. Sinigang mix na may gabi, iodized salt, fish sauce, nor chicken cube, vegetable, and shrimp. So first step natin ay ilagay natin ang ating pork rib with water sa ating lutuan. Tapos lagyan din natin ng ginger at maraming asin. So papakuluan lang po natin ito hanggang sa lumabas ang kanyang mga scum o yung mga lumulutang na puti. Kukunin natin yan para mawala yung lansa ng ating sinigang. Mawala yung lansa ng karne sa sinigang. Ayan. So kukunin ko lang yan hanggang sa malinis na lahat. Tapos itatapon lang din natin yung water. So ito yung pinaka first step na gagawin natin bago tayo mag-proceed sa ating pagluluto. So after makuha lahat ng yan, ililipat ko ngayon yung pork rib sa strainer. Tapos huhugasan natin ito ng running water. So okay na siya, ililipat na natin sa strainer. Pati yung mga ginger ay ilipat na rin natin kasi sayang din. Okay, so huhugasan natin ng mabuti with running water yung ating pork rib. Pati yung mga blood na nakikita nating mga blood na namumuo sa dulo ng rib, huhugasan din natin yan. So ngayon ay maglalagay na tayo ng oil at igigisa na natin ang ating onion. Yan, igigisa lang natin. Tapos ilagay na din natin ang ating garlic. Pagkalalabas na yung aroma ng ating garlic and onion, ay ilagay na natin ang ating tomato. Mas masarap pag hinug-hinug ng kamatis. Yan, nakakadagdag ng lasa yan sa ating sinigang. At dito po, nilagay ko na yung patis. Sorry, di ko na napakita dahil naglobat ang ating phone. Pagkatapos ilagay ng patis, ilagay na natin yung ating pork rib. So, haluin lang po natin. Yan, yan. Tapos, takpan lang natin siya ng mga 15 minutes. Ayan, after 15 minutes, balikan na natin yung ating niluluto. Check natin kung hindi ba siya dumikit dun sa ating kawali at pwede na natin siyang lagyan ng water. So, maglalagay ako ng 2 tasa ng lagay na tayo ng ating nor chicken cubes sa ating sabaw. Takpan natin para pakuluan at balikan natin. Okay, so we'll just mix it. Pakuluan ulit ng ilan pang mga minuto. And after that, check natin ulit and ilagay na natin ang ating shrimp. For sure, malambot na yung meat ngayon. And dagdag na rin natin ang ating
sinigang mix sa sampalok with gabi. So, kayo na mag-a-adjust kung gano'ng karami yung sinigang mix na ilalagay nyo. And then, ilagay na natin ang ating baby buknoy and cabbage. So, yan lang. Takpan natin ng mga 3 minutes. And, tadang! Luto na ang ating pork rib sinigang with shrimp. Okay, let's eat! Mas masarap kainin ang sinigang pagka mainit. Okay guys, let's eat. Thank you for watching.